FEVOX nakapagtala ng 13 volcanic earthquakes at 12 volcanic tremors sa Bulkang Taal. Volcanic smog tanaw pa rin sa Taal Lake. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Sa nakalipas na 24 oras na monitoring ng FEVOX, nakapagtala ang ahensya ng 13 volcanic earthquakes at 12 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto. Nasa 2,177 na tonelada ng sulfur dioxide ang nai-record na lumabas sa crater ng bulkan, habang umabot sa 2,400 na metro ang ibinugang plume nito. Lumalamig na magma sa ilalim po ng Taal, and yung heat na nire-release po di technical aspect, yung pag-flow po ng mga fluids or yung mga gases, daanan yung mga bitak sa ilalim po. Ito po yung nagkakos ng vibration, yan po yung nare-record nating tremor. Kinumpirma naman ng FEVOX sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na may presensya ng volcanic vag sa lawa ng Taal ngayong araw. Delikado umano ito sa kalusugan. Acidic na nagkakos po ng irritation sa ating mga mata. Masakit po ito sa lalamunan. Yung iba naman pong mga kasamahan ko, bahing po sila ng bahing, so natitrigger po yung kanilang mga allergies. Nauna nang sinabi ng Batangas PD Araremo na wala pang kumpirmadong ulat na may nagkasakit na residente sa loob ng 7-kilometer danger zone dahil sa smog o vag. Sa atin pong paghahanap ng ating mga informasyon at sa kanila po, everything has to be verified kasi wala naman pong reported na sinasabi sa rural health unit, sa mga hospital na talagang na-confined because of these smugs. Hindi rin umano kumpirmado na apektado na nito ang mga pananim sa Batangas. Na ibenta or naani kaagad yung pananim na hindi pa dapat, considering nga po itong mga effects ng increasing activity ng Taal Volcano. So, binabalidate pa po ito ng Department of Agriculture, Calabarzon. Patuloy ang koordinasyon ng OCD4A sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito'y para matiyak na handa sila sa anumang magiging aktibidad ng Bulkang Taal. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog.